ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಲಹಾ ಕೊಂಡಾಗ Be fruitful in all things. So, pag-ibig, kailangan nandun yung pag-ibig sa family. Sabi ko, Lord, ang hirap yatang sabihin na ganito. Yung pag-ibig, kumisan ay sa family, kung sinasabi natin broken family, ay mahirap natin sabihin yung pag-ibig doon. Pwede natin masabi yung pinakagandang sa salita, pero yung ang ibig kong sabihin po dito, kapag broken family at ikaw ay magsalita ng ganito, ay hindi po magiging mabunga. Hindi po magiging success, hindi po magmamaterialize ang ating mga sasabihin. Ibig kong sabihin. So, fruitful walk. Kagaya tayo dito sa bansang Korea, nandito po tayo nagtatrabaho upang may makain ang ating mga pamilya, magbigay po natin yung tamang edukasyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera, na ayaw natin magutom ang ating mga family. So, yun po yung nagbibigay ng isang bagay na upang ma-meet ang kanilang mga pangangailangan. Maraming bagay na makita po natin dito. Be fruitful in all things means maybe it is a physical, biological, or mental, or psychological. Pero ang pagkikita po natin, because it is a divine duty po natin sa ating mga anak, ay kailangan makita po natin na sila ay may takot sa Diyos. Kung titignan po natin ang ating Bible po ay, ito po yung tinuturo, the elements in worshiping or to fear the Lord, na may takot ang ating mga anak sa Diyos. Iyon po ang isang bunga na dapat makita po natin sa kanila. Kabutihan! Amen? Kabutihan na ituro po natin sa ating mga anak. So the last, but not the least, a family that worship God. Ito po yung dapat na gawin po natin mga bilang mga fathers. Na madala po natin ang ating mga pamilya na maglingkod sa tunay na Diyos. Amen. Hindi po tayo maging successful na father kapag hindi po natin madala ang ating mga anak na magpuri sa Diyos. Ang masakit kapag ang ating mga anak ay nasa bilangguan, nasa rehabilitation, napakasakit, Kuya Edy, mga kapatid, kung gano'n ang ating mga anak. Napakasakit isipin kung ating mga anak ay hindi pa nag-graduate sa college and then nabuntis, pangasawa o siya nakabuntis, nakapatay, ano man yung mga siya ay nagiging drug addict. Pero kung madala po natin sila na magpuri sa Diyos, ay malilimutan po nila at wala silang panahon sa mga bagay po na yun. Amen. Amen! Amen. Amen. At dinihinig po po at tumatiyo po tayo lahat sa oras po nito. And my call, Pastor, ating guwapong pastor, si Pastor Ernie, upang siya po ang manalangin po sa ating mga fathers po.